bagong taon, bagong chika, at ihatid sa inyo ng bagong programang Showbiz sa IZ. Chismis at intriga, latest sa panlasa ng masa. Makakasama nyo sa isang oras na chismisan sa may init na showbiz balita. Jam Tarayo! Oy, magandang umaga! Ngayon po ay araw ng Linggo, 14 ng Agosto. Ayan, pansamantala nyo pong makakasama ngayong umaga, Joanna Luna, sa ngalan po ni Jam Tarayo, dito sa programang Showbiz sa IZ. Alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, isang oras po tayong magchichikahan. Makikipagkwentuhan po ako sa inyo kasama ang mga naging tampok, naging topic, naging trending stories sa ating mga entertainment ngayon, no? Simulan natin dahil kapapasok pa lang ng Agosto, talaga naging sorpresa. Etong engaged ng XB member at singer na si Jan Roa, o mas kilala bilang si J. Roa, at singer longtime girlfriend dito na si Ryna Gia. Sa Instagram post ng rapper singer, kanyang ibinahagi ang larawan kasama ang kanyang fiancé, suot ang proposal ring nito. Ayan. Pangarap ko rin naman yung may mapost na proposal ring. Sino bang hindi? Ayan, naganap ang nasabing proposal sa gitna ng premiere night ni J. Roa sa kanyang bagong music video na natagpuan. Ayan, ang ganda ng title, saktong-sakto doon sa pagpo-propose niya. Natagpuan niya na ang kanyang babaeng tinadhana para sa kanya. Oh, paka naman talaga, oo. Umani naman ang iba't ibang reaksyon sa mga netizen ng ginawang proposal ni J. Roa, kung saan maraming nagsabi na si J. Roa ang tipo ng lalaki na marunong makontento sa relasyon, kaya sana all. Ayan, August 1 yan ah, nung inalabas natin dito sa IZ Balita, itong talagang mainit na engagement, dahil yan, sinundan din ng engage ng Filipino-Australian actress na si Natalie Hart sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Brad Robert. Sa isang Instagram post, Instagram ulit, ibinahagi ni Natalie ang mga kaganapan sa kanilang engagement, kung saan makikita ang isang backdrop na puno ng rosas at nakasaad ang mga salitang "Will you marry me?" Ay, grabe. Na sinagot niya ng isang matamis na oo. Sa ipa ng sexy actress, pakiramdam niya isa siyang prinsesa ng mga pagkakataong iyon dahil sa labis na tuwa. Ayan, sino ba yan? Ayan. Ayan, nakikita natin sa ating screen yung mga engaged ngayong buwan ng August, no? Nagpahayag naman ng pagbati ang ilang mga kilalang personalidad gaya ni na Regine Tolentino, Colin Garcia at Raisa Senon. Nakilala si Natalie sa pagganap nito sa isang pelikula tulad ng Siphayo, Sin Island at Abay Babes. Ayan, ano mga ka-IZ, patuloy lang po tayong mag-comment sa ating Facebook at YouTube Live dito sa DWIZ882. At napapanood din tayo via digital test broadcast, no, sa digital free na IZTV. Available rin po kami sa digital TV services, devices and TV receivers. Mangyaring scan lamang po ang inyong digital TVs at digital channel boxes upang mapanood ang IZTV. Ayan, diretso na tayo kasabay ng pagdiriwang ng ika-apat na po kaarawan ay inanunsyo ng aktres na si Isa Calzado na nagdadalang tao siya. Ayan, after engagement, dun tayo sa mga nagdadalang tao. Ayan, sabi niya, unang anak nila ito ng asawang si Ben Wintel. Wow, Ben Wintel. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Isa ang larawan niya habang nakahawak ito sa lumalaking baby bump. Matatandang ikinasalang aktres kay Ben noong December 19, 2018 sa isang resort sa Palawan. Sa kasalukuyan, naganda na si Calzado para sa pinakihintay na Mars Revelous Darna, the TV series na ipapalabas na sa telebisyon. Ayan, nakita ko nga itong post. Marami din nagpo-post about sa baby bump ni Isa Calzado na iniuugnay kay Sunshine
reason. Parang bilang naging matalik na magkaibigan sila, parang ang dami nang hihinayang. Kasi kung maaalala ninyo, etong si Isa at saka si Sunshine ay merong isang video clip at inamin nila dun sa isang panayam, sa interview, kung saan sinabi nila sa isa't isa at nangako sila sa isa't isa na kung hindi sila ikakasal at hindi nila mahanap yung para sa kanila, ay sana sila na lang daw. Ayan, maraming nahihinayang. Pero ang sabi naman ni Sunshine nun sa dulo ng clip, no, buti na lang nakapag-asawa tayo, sayang ang ganda at sayang ang magandang lahi. Ayan, congratulations kay Isa Calzado at sa kanyang asawa na si Ben Wintel. Ayan. At eto pa, idugtong na rin natin. Matapos naging trending din ang balitang si Bajaw Girl ay isa ng mommy. Isinapubliko ng viral star na si Rita Gaviola o mas kilala bilang Bajaw Girl na isa na siyang mommy. Ayan, nakikita natin sa screen na dala-dala niya ang kanyang baby. Sa Instagram post ulit ni Rita, ipinakita nito ang larawan karga ang kanyang baby girl habang katabi ang kanyang partner. Agad namang sinabihan ng viral star ang kanyang bashers na huwag mangialam sa kanyang buhay dahil sarili niya itong desisyon. Pero sa kabila nito, pinasalamatan ni Rita ang lahat ng sumusuporta sa kanya. Ilang taon na nga ba ito si Rita? Noong 2016, nag-viral si Rita at nakapasok sa Big Brother house, pero mukha siyang bata opak. Kung saan nakilala siya bilang si Bajaw Girl ng Lucena. Maliban kay Rita, kahapon ding ibinuking ni Cian Gasa. Na daddy na si Sander Ford o kilala bilang Marlo Arizala. Oh, magugulat pa ba kayo? Daddy na! Ibinunyag ni pambansang Marites si Cian Gasa na magiging tatay. Magiging tatay na ang social media influencer na si Sander Ford. O mas kilala ngayon bilang mas kilala natin bilang si Marlo. Ayan, oh, si Marlo. Iba talaga ang nagagawa ng siyensya. Pero pogi, oh. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Gasa ang naging palitan nila ng mensahe ni Arizala kung saan kinuha siya nitong ninong ng kanyang magiging anak. Pak. Red. Ikinagulat naman ni Sander Ford ang naturang post dahil nakiusap siya kay Gasa na kung maari ay huwag mo nang isapubliko ang balita. Bakit? Lalabas at lalabas din yan kung maraming Marites, maraming Marisols ang naglapalap sa ating social media. Gugulat ka pa! Bakit nagugulat? Samantala, nabatid na balak ni Arizala na isunod ang pangalan ng bata kay Gasa. Sa pag-asang lalaki rin anya itong matulungin, pogi at simple. Ay, ewan. Ay, ano. Talaga naman, Hindi ba natin pwede pakita yung babae? Hindi. Bawal. Basta ayan si Marlo, tatay na. Ayan talaga naging usap-usapan din yan eh. Diba? Marami din kasi naging issue si Marlo. So, ngayon, ayan. Sana maging tatay, maging mabuting tatay. Ayan si Marlo. At dumako pa tayo sa iba pang mga balita, no? 9:10 a.m. Film model na si Kelsey Merritt na ispatan kasama ang Hollywood star na si Jared Leto. Opak! Usap-usapan ngayon kung ano nga ba ang namamagitan sa Filipina-American model na si Kelsey Merritt at American actor-musician na si Jared Leto. O baka magulat na lang kami, may engagement din. Ito ay matapos maglabasa ng litrato ng dalawa na nagra-rock climbing sa Sardinia, Italy. Batay sa ulat ng The Daily Mail, bago ang outdoor activity ay naispatan din sina Kelsey at Jared sa isang yacht kasama ang iba pang Victoria's Secret model. Oh, napaka-sexy. Sino bang aakyat ng ganyan na naka-bikini? Ganda. Gandang katawan, gandang dalaga. Opak, hindi nakasama yan dapat. Nakakainis naman, napaka-sexy naman. Sa ngayon ay wala pang kumpirmasyon kung ano nga bang ugnayan ng dalawa
at wala rin silang post na magkasama sila. Ngunit makikita sa Instagram post ni Kelsey ang mga larawan nito sa Sardinia at nagpost naman ang clip si Jared ng kanyang water activities. Si Kelsey, 25 years old, ay kilalang Victoria's nabubulol pa, secret model, habang si Jared, 50 years old, ay kilalang aktor at lead vocalist ng bandang 30 Seconds to Mars. Napakaswerte nito kung tutusin. Talagang napakagaling ng tadhana, oo, no? Wala sa edad ang pagmamahal. At kung sila nga talaga, sila na. Go na, push. Oh, ganyan, oh, ganda, sexy, oh. At, eto pa. August 1 din, pero basahin natin dahil mabigat eh, no? Itinanghal na binibining Pilipinas International 2022 si Miss Cebu City Nicole Borromeo. Ayan, may picture ba tayo niyan? 40 kandidata ang naglaban-laban sa binibining Pilipinas 2020. Tingnan mo, napaka-sexy naman, napaka-sexy. Umaga naman, ito pa ang programa para sa sexy, cute. Ayan, oh. Sexy, cute, ano pa? Magaganda, macho. Ayan, papakita natin yan dito. 40 kandidatang naglaban-laban sa binibining Pilipinas 2022 Coronation Night na idinaos sa Smart Araneta Coliseum. Si Hannah Arnold ang nagpasa ng corona kay Nicole na nanalo bilang Miss International Philippines 2021. Pinangalanan naman ang pambato ng San Pablo, Laguna na si Roberta Angela Tamondong bilang binibining Grand International 2022. Binibining Pilipinas Intercontinental 2022 si Gabriel Basiano ng Eastern Samar at binibining Pilipinas Globe 2022 naman si Chelsea Fernandez ng Tacloban City. Nagwagi bilang first runner-up sa kompetisyon si Herlin Nicole Budol ng Angon, Rizal, habang second runner-up naman si Stacy Gabriela Daniel ng Cainta, Rizal. Napakagaganda talaga ng mga taga Rizal, oo. Maliban sa pagiging first runner-up, humakot rin ng 7 special awards si Herlin, kung saan nakuha niya ang binibining Shein, binibining Pizza Hut, binibining Community, binibining Jack Queen, binibining Silka, at binibining World Balance. So parang daig pa niya ang nanalo, pero talagang maganda din si Miss Cebu. Naiuwi naman ni Karen Laurie Mendoza ng Iloilo City ang binibining Moist Dayan Shampoo, binibining Ever Bilena si Chelsea Fernandez, at nasungkit naman ni Gabriel Basiano ang Best in Swimsuit at Best in Evening Gown. At kaugnay niyan, no, magtutuloy-tuloy ang pagsabak ni binibining Pilipinas 2022 first runner-up Herlin Budol sa mga beauty pageant. Ito ay matapos kumpirmahin ni Herlin at kanyang manager na lalaban din ito sa international pageants. Say ng manager ni Herlin, humingi siya ng basbas sa binibining Pilipinas Charities Incorporated o BPCI. Kaugnay dito ay wikang Pilipino ang gagamitin nito sa naturang pageant. Sinabi naman ng beauty queen comedian na proud siya sa ating wika at hindi anya basehan ang pagsasalita ng Ingles pagdating sa katalinuhan. Oo nga naman. Sino ba dito yung kapag tinanong ka ng Tagalog, tapos sabihin mo o sasagutin mo ng English para lang magmukha kang magaling, diba? Dapat kung Tagalog, Tagalog lang. Pero kung gusto niyang i-broadcast sa buong mundo, kung yung lengguwaheng alam niya at sa paraan kung paano siya magiging maganda sumagot, eh yun na talaga ang gamitin natin, no? Huwag na nating ipilit kung hindi talaga kaya na mag-English na mag-English na mag-English. Hindi naman tayo lahat magagaling sa English. So, aminado naman si Herlin din, nahihirapan din siya magbigay ng statement, ng mahabang statement na sa English, no? Na isa English translate. Kung meron naman translator na pwedeng pakiusapan na i-translate natin to, i-translate natin ganito, ganyan-ganyan, na tama at swak doon sa sagot. Eh, pwede na yan. Huwag na tayong choosy, no? Tsaka huwag na natin ding i-bash. Kasi Pilipino rin tayo, alam natin yan. Nagpasalamat din sa Herlin sa binibining Pilipinas dahil nalaman niya ang kanyang purpose at sinabing I am uniquely beautiful with a mission. Ayan, diba? Nabalita din ng mga nakaraang taon na parang wala siyang confidence umalis sa mga ganitong, sabi niya magpapatalino pa siya, no? Pero tingnan mo naman, talagang humakot ang lola mo. Sa ngayon ay ipagpapatuloy muna ni Herlin ang kanyang
Ears sa showbiz. Ayan. Oo, no? Magbabalik ang showbiz sa IZ. Showbiz sa IZ! Nagbabalik ang showbiz sa IZ. Sa ngalan po ni Jam Tarayo, ako pa rin po inyong makakasama isang oras. O, mahigit 40 minutes na lang. More 40 minutes na lang. Kaya samahan niyo pa rin po ako dito sa showbiz sa IZ. Ako pa rin po, Joanna Luna. Ayan. Pagtapos natin sa mga sexy, mga nagagandang mga dilag, no? Punta tayo dito ngayon. Dumako tayo sa isang body shame article. Pangit ito. Hindi na napigilang sagutin ng singer-songwriter na si Moira De La Torre matapos ma-body shame ng kanyang basher. Ayan. Bakit ba kasi kayo nang ba-body shame? Perfect? Magaganda ba ang iyong katawan? Wala bang ano dyan? Wala bang pekas yan? Di ba? Body shame? Ano, dahil malaki? Hindi, di ba? Dapat? Hindi tayo dapat ganun kasi nga talagang ginawa tayo, hinulma tayo ng Panginoon sa kung ano yung gusto niya. No? Kung iba-body shame niyo yung iba, perfect! Sa larawang ipinost ni Moira sa kanyang Instagram account, isang netizen ang nag-comment na pumuna sa kanyang katawan. Ano ba naman kasi kayo? At sinabing ang pagkakaroon ng magandang katawan ang hinahanap ngayon ng mga kalalakihan. Eh bakit? Bakit tayo magpi-please ng kalalakihan kung alam naman natin ano yung worth natin, di ba? Agad naman itong pinatula ng singer at sinabing kung magpapapayat man siya, gagawin niya ito para sa kanyang sarili at hindi para sa mga lalaki. Tumpak! Ganon! Diba? Dapat ganon. Ganon ang mindset ng mga kababaihan din. Ano? Talagang hindi niya iisipin kung ano yung sasabihin sa kanya ng lalaki. Hindi siya magpapadikta doon sa trend. Kasi talagang may sariling utak yan. Lalo na maganda. Nababody shame yun. Bakit magaling ba kayo kumanta? Hindi naman. Ayon pa kay Moira, deserve ng bawat isa na mahalin ng tapat sa sakit man o kalusugan, payat man o mataba. Deserve niya yan, girls. Deserve natin. Kasi tayo, di ba? Hindi dapat tayo nagpapadala or ano yun, pressure kasi yan eh. Yung kapag sinabihan nyo na mataba. Diba? Masakit eh. Diba? Sabihan nyo ng sexy. Yung mataba. Diba? Pagtatawanan kayo. Kasi kilala niya yung sarili niya. Kakain siya ng mga bagay na magpapakasaya sa kanya. No? Huwag natin diktahan, mga me. Kasi alam nyo na, broken-hearted na nga yung tao. Dumaan na nga sa pagiging sawi, diba? Dapat tayo, alam nyo yun, dapat makisama tayo or suportahan natin yung bawat isa, no? Sana itong basher na ito ay hindi babae. Kasi kung babae, bakit? Anong reason? No? At eto pa. Dakuan naman natin ang susunod na balita. Napabilang ang tambalang Don Bell o Donnie Pangilinan at Bell Mariano sa mga nominado sa Seoul International Drama Awards o SDA ngayong taon. O, simula kay Moira na talented sa pagkanta, ito dramahan naman. Inilabas ng prestihiyosong South Korean award-giving body ang official na listahan ng mga nominado kung saan kabilang ang Don Bell sa Outstanding Asian Star 2022 nominees. Napakaganda din ng couple na to eh, no? Cute nila pag masdan, titigan. Ang Asia Star Award ay ibinibigay sa mga aktor at aktres mula sa 5 Asian countries at regions kabilang ang Japan, China, Thailand, Taiwan at Pilipinas. Pararangalan ang 2022 honorees sa 17th Seoul Drama Awards sa ceremony sa South Korean capital na ipapalabas sa KBS 2 TV sa September 22. Ayan, abangan natin yan, no? Kahit hindi manalo, basta naging nominee, winner pa rin. Nakuha ni Alden Richards, ang Asian Star Prize sa SDA noong 2019 at 2020 naman ang masungkit din ito ni Ding Dong Dantes. Naging trending kasi yan si ano eh, si Alden eh, kaya tingnan mo, naunahan niya pang makakuha ng award si Ding Dong. Pero, cute kasi si Alden eh. Ayan. At ito din, naging trending to this week eh, no? Simulan. Topic na natin eh, no?
Tapos na pala ako nagsimula, kayo na pa pala ako nagsimula. Eto, nakiusap ang actor-host na si Mateo Godicelli sa comedian, actress at TV host na si Alex Gonzaga. Natigilan na nito ang panunukso sa kanya on screen. Hindi ko alam kung napanood nyo rin yung video na yan, no? Na talagang seryoso kasi yung mukha ni Mateo, kaya parang sabi ni Alex, bakit ka naiiyak sa akin? Ayan, nangyari ang pakiusap ng aktor matapos siyang mag-guest sa isang noontime show kung saan si Alex ang kanyang co-host. Nabatid na sa nasabing variety show, patuloy na tinutukso ni Alex si Matt sa isang female co-host ng programa, dahilan para hindi magustuhan ng aktor ang biro ng komedyante. Ayan, kasi si Alex talaga mahilig etong female star na to. Ginamit niya na rin to para i-prank yung jowa niya, eh, no? At talagang magaling kasing, alam niyo na, nakakaakit naman talaga yung alindog ng female star na yon. Tila natin papangalanan, doon na lang, no? Napatid. pumipiyok na, nagdadalaga. Bago matapos ang programa, ibiglang nagbigay ng mensahe si Matt at sinabi nito, irespeto na lang ang kanilang mga partner dahil nasasaktan siya para sa kanyang asawa. Umani naman ang iba't ibang reaksyon sa mga netizen ang ginawang pag-call out ni Matt kay Alex, kung saan hinangaan din nilang aktor sa pagiging green flag nito sa pagpapakita ng pagmamahal at pagbigay respeto sa kanyang asawa na si Sarah Geronimo. Yan yung mga ginagamit na green flag. Parang ang ibig sabihin yan ay approve. Pero kapag sinabing red flag, hindi eh. Eto naman, etong si Mateo talaga kasi parang gusto niya din maging light yung usapan dun kasi birada ng birada kasi ito si Alex eh. Pinapaakit talaga dun sa babae si Mateo eh. Talagang pinakita lang ni Mateo na hindi siya ganun kadaling makuha ng mga babae, no? Ng mga babaeng maharot! Hindi naman ano. Pero eto nga, bilang kaugnay, nires baka naman ni Casey Montero ang kanyang kaibigan na si Alex Gonzaga. Sabi niya, I feel pretty bad for Alex Gonzaga right now. The video going around right now was a clearly joke. If you could watch the video in its entirety, you could see that. Clearly, it was a joke from the beginning. Quote-unquote ito, ano? It was a prank, but unfortunately, some edited the video. Meanwhile, Alex Gonzaga is being bashed for this. Ayan. Meron din nagsasabi na parang scripted nga daw itong clip na naglalabasan, no? Kung saan, sinabi nga talaga na parang pinapahinto nito ni Mateo natuksuin siya ni Alex gamit yung isang babae. Nagsalita naman si Mateo, no, nung talagang nabash na ng todo-todo si Alex. Sabi niya, Tropang LOL is an entertainment show. Ito yung programa kung saan nangyari yung mga chika-chika na yan. We are just entertaining our fellow kababayan. Guys, just having a good time on stage. Nothing should be taken personally, kumbaga. Sabi niya eh, parang scripted nga daw. Mayakit. Ayan, pero dahil nga naging tampok, no, talagang naging masama yung imahe dun sa side ni Alex. Talagang dapat magkaroon sila ng pag-uusap, paglilinaw dun sa programa na hindi pala yun ano, hindi pala yun totoo. Some people won't like you, but that's okay as long as you act. You still like yourself and the person you can be. Ito yung tweet ni Alex, no. Hayaan na natin, hindi naman pala ano eh. Kala ko mabigat. Hindi pala, no. But at least, 'di ba? Talagang nililinaw na etong pagbabash kay Alex. Meron din naman kasing point yung iba. O sige, sabihin na natin may point kayo, no. Pero mas mabuti ding alam nyo na entertainment purpose only lang pala yung ganun. Okay. Huwag na kayong masyadong hard kay Alex kasi may feelings din yung tao. Baka mamaya, alam nyo na, makunan ng picture? Ay, hindi. Ito na. Next tayo eh, no? Kumpirmado na ang pagganap ng aktres na si Lisa Soberano sa kanyang kauna-unahang Hollywood film na Lisa Frankenstein, kung saan makakasama niya ang American actors na sina Cole Sprouse at Catherine Newton sa isang Instagram post. Dito tayo nagiging updated, no, sa Instagram post. Kaya kung may mga
mga idol kayo. Sa Instagram niyo bantayan, tingnan niyo, mauna kayo. Ibinahagi ni Liza ang screenshot ng Liza, ang screenshot ng Deadline article kung saan tampok ang nasabing pelikula na debut film ng actor-filmmaker na si Zelda Williams. Bago pa man ang kumpirmasyon, usap-usapan na sa social media ang pagiging bahagi nito sa isang Hollywood film. Ito, napakaswerte talaga ito ni Liza Soberano. Ay, ang dami nga nang nakakasama, B. Wala na. Finish na ang laban niya. Ika nga, sabi nga ng mga nakasama niya, talagang sikat na sikat si Liza ngayong 2022. Una nang isiniwalat ng aktres noong Mayo na si James Reid na ang bago niyang manager na miyembro ng US-based Transparent Arts Group na tumutulong sa mga Asian American talents. Ay, kaya lagi siyang natitrend kasi nga naging magandang connection niya din si James Reid para makapunta siya sa iba't ibang mga bansa. Better, very good. At eto pa. Ano pa ba? Paano pa tayo eh, no? Isinapubliko ni Maggie Wilson ang anya alleged other woman ng kanyang estranged husband. Ay! Kabit! Balitang kabitan! Husband na si Victor Consunji sa kanyang magkasunod na Instagram stories. Sa Instagram talaga to, promise. Umalma si Maggie sa panluloko umano sa kanya ni Victor noong pang 2019. Ayan yung mga stories. Napag-alaman ni Maggie noon, may relasyon umano si Victor sa isang babaeng mayroong ding asawa. Ay! Winner! Nitong 2022, nakakita pa raw si Maggie ng mga litrato ng alleged other woman sa conjugal home nila ni Victor. Victor? Bakit? Bakit? Ipinahiwatig din ni Maggie na hindi lang isa ang naging kalaguyo umano ng kanyang asawa. Ay! Ilan? Ipinahiwatig din ni Maggie na hindi lang isa ang naging kalaguyo ng kanyang asawa. Ang sakit naman noon, pero binabalikan mo pa rin. Pahayag ni Maggie sa kanyang Instagram stories, a few days ago, I was sent a motion for the issuance of a gag order in 2019. A woman, one of despite her being married at that time, I found was taking trips and checking in to various hotels with him without my knowledge. Alam nyo, boys, kung sasaktan nyo rin naman yung mga asawa nyo. Bakit? Bakit nyo paniligawan, pinakasalan, no? Kaya tingnan mo, matinding pressure ito, be. Kasi sa iba niya panalaman na nagtitake trips o umaalis, no? Baka lumabas pa ng bansa ito at nag-check-in yung asawa mo. Anong mararamdaman mo? Yung asawa mo nag-check-in sa ibang hotel kasama ibang babae. Asawa mo na yun, B. Siyempre, masakit. Bakit naman kasi? Porket mayaman? Ganun ba? Joke. Hindi. Kahit mahirap ka, hindi, wala kang karapatang magloko, B. Kasi kung ilang anak ba yan, may panggastos ba tayo? Yung mayayaman, sige, pwede pa'y konti. Pwede mo pang masabi na, sige, baka nag-explore lang, ganun. Pero kapag mahirap, tas binigyan mo ng anak, hindi mo naman asawa. Be, saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Wala tayong panggatas, B. Eto, no? Lobby Foam, may sariling production company na. Ay, napakaganda nitong story yan to. Masayang ibinalita ng aktres na si Lobby Foam ang launching ng kanyang sariling production company. Bago natin tapusin itong article na ito, no? Magbabalik ang Showbiz sa IZ. Showbiz sa IZ! Ayan, no? 9:34 ng magandang umaga. Ayan, no? Yung mga gustong maglaba na po. Linggo ngayon, pwede pa. Mainit-init yata, oh. Makulimlim ba? Basta yan, yung mga naulunan, yung mga sinampay na damit kahapon dahil naglaba. Pwede nyo na pong ibilad yan kung meron mang araw sa inyong lugar, no? Kasi paiba-iba tong panahon natin ngayon. Pero habang kayo'y naglalaba o nagsasampay, makinig po tayo dito sa Showbiz sa IZ dahil meron po kaming mga hinandang mga balita para sa inyo ngayong August 14. Yan. Ayan, i-continue na natin itong si Lobby Foam. Masayang ibinalita ng aktres na si Lobby Foam ang launching ng kanyang sariling production company. Ayon sa kanya, ang CS
ang hirap i-pronounce B. Ang C.L. Slovy Productions ay bunga ng kanyang pagmamahal sa paggawa ng pelikula at ng kagustuhan niyang maipakita sa mundo ang husay ng mga Pilipino. Umaasa rin ang aktres na maipagpapatuloy ng kanyang production company ang legasiya ng FPJ Productions ng kanyang amang si Ferdinand Poe Jr. Nais din daw masubukan ni Poe na magtrabaho sa likod ng kamera matapos bumida sa malalaking pelikula gaya ng The Annulment at The Escort. Ah, laka talagang pelikula nung The Escort, B. Totoo yan, panood ko yan eh. Sexy niya dun. Ayan. Ayan. Gusto ko yan. Magbatian muna tayo, no? Emma Redaha. Angelo Redaha is watching IZTV Channel 23, Ma'am Joanna Luna. Bakit wala po kayo sa live streaming radio apps, Edit Krause? Krause? Ay, naku po. Hindi po, check po natin yan, no? Kung bakit wala tayo sa live streaming radio apps. Check natin yan. Gagawa natin ang paraan. RG Chell, good AM po sa lahat. Good morning. Jean Krill, Kaylee Juliana, Mel Luna, Willie Hora. Uy, si Sir Willie nanonood. Ay, wala po si Ma'am Jom ngayon. Sir. Sir Joanna Luna po at your service, sir. Ayan, oh. Cool, how are you, Jom? Ayan. Ngayon po, wala po si Jom Taraya dahil siya po ay naka-off. Baka kasama niyo po siya next week, no? Tuloy-tuloy lang ang showbiz sa IZ, no? At dito din tayo sa live sa ating YouTube. Ay, hindi natin nakikita. Ayan, si Graciano Lopez Jr., Tomas Bolate, Kent Kulitz. Ayan, good morning sa inyo. Good morning. Ayan, mag-comment lang po kayo at panatalihing nakaantaway sa mga programa ng IZ. Ayan, dumako pa tayo sa iba pang mga balita. Proud na ibinahagi ng singer-songwriter na si Gareth Bolden ang kanyang paghahanda para sa nalalapit na Miss Saigon na gaganapin sa Guam. Naku, maganda to. Sa isang Instagram post ni Bolden, pinasilip nito ang larawan ng kanyang gagamiting cast ID bago siya lumipad papunta sa nasabing bansa. Mababatid na nakilala si Bolden sa larangan ng pagkanta matapos mapabilang sa top 5 finalists ng singing competition ng GMA The Clash. Samantala, gaganap si Bolden bilang John Thomas sa isang Amerikanong sundalo at best friend ng bidang si Chris Scott sa naturang pagtatanghal. Ayun, 'di ba? Yung galing ng Pilipino talagang pang-international. 'Di ba ang galing? Galing. At eto, malungkot na balita ito, no. Kasi natupok ng apoy ang tirahan ng singer na si Jaya sa Washington DC sa Amerika. Sa kabila nito, no, malaki ang pasasalamat ng Queen of Soul na walang nasaktan sa kanyang pamilya. O, yun naman talaga ang importante, no, yung kahit nakikita mo na yung ari-arian mo ay natutupok ng apoy, pero naligtas mo yung pamilya mo, ay naman siguro yung napaka-blessing pa din kung tutuusin. Kasi sabi nga nila, 'di ba? Okay lang manakawan kasi may matitira, kahit konti may matitira. Pero yung masunugan kasi parang ang sakit sa puso noon, B. Kaya yung mga ano, no, yung mga ka-IZ natin diyan na nanggaling sa ganong sitwasyon, yung nasunugan ng bahay. Kaisa niyo po kaming nakikidamay po kami sa inyo, no? Kasi hindi biro talaga yung mag-back to zero ka ulit, B. Kasi alam mo 'yun, yung maski nga kapag sumasahod ka, aminin mo, tinatabi mo yung iba. Sabihin mo, bibili ko to ng rep sa Pasko. Ibibili ko to ng aircon. Kasi yun naman talaga yung mga ano natin, yung goal kumbaga sa pagtatapos yung taon. Yung sahod ko, pang ano namin to, pang tagaytay namin to sa birthday ko. Tapos, di ba, magbaback to zero ka kasi nawalan ka ng bahay, nasunugan ka. Paano na yung mga ano, yung mga goal natin, no? O lalo na, siguro kung nakabili ka na ng rep, tapos bigla ka masusunugan, ang sakit nun, B. Ayan, no. Sa kabila nito, malaki ang pasasalamat ng Queen of Soul na walang nasaktan sa kanyang pamilya. Ibinahagi ni Jaya sa Instagram kung ano ang naiwan sa kanilang bahay matapos mangyari ang sunog. Kita sa larawan, pakita natin ulit, no. Kita sa larawan ng two-story house ni Jaya.
ang halos puro itim ang unang palapag na iniwan ng apoy. Ayan, sa parang sa garahe nag-start, no? Caption ni Jaya, God is so good. Our house just burned to the ground, but we are all safe. I have no words, but God is good. Totoo, tunay. Kasi nga, di ba sabi niya na, na-save niya naman yung pamilya niya. So, may bahay naman sila dito sa Pilipinas. Baka naman, Ma'am Jaya, uwi na lang po tayo. Walang ibinigay na iba pang detalye si Jaya kaugnay ng insidente. Ayan, pero kaisa niyo po kaming nakikiramay sa inyo. Kasi dahil talagang hirap pa naman ang buhay ngayon ng COVID-19. Tapos meron pang mga ganyang-ganyang baha, sunog, lindol. Hindi mo na alam, B. Talaga, nagbibiro kasi ang tadhana eh. Kaya kung kaya mong i-live yung moment na to, kung kaya mong maging masaya sa moment na safe pa yung pamilya mo, may bahay ka, you know, go, push. Talagang ipangalanda ka mo na may bahay ka, may maganda kang bahay, kasi hindi natin alam, no? Talagang meron talaga tayong pace ng buhay natin na hindi natin sigurado yung mangyayari ngayon, hindi natin sigurado yung mangyayari bukas, pero at least na-live mo yung moment, seize the moment. Ganun. Eto pa yung nasunog. Nasunog pa. Nasunog ang music studio ng OPM singer-songwriter na si Jimmy Bondoc. Magaling din kumanta to. Idol ko to eh. Ay, pwede po ba magpa-picture pag nakita tayo? Sa Facebook post ng singer, kanyang ibinahagi ang mga larawan mula sa kanyang nasunog na studio kung saan natustang ilan sa kanyang mga musical instrument. Oh, baka, no, baka tragic. Kasi, ano pa lang, di ba? Drum pa lang, mahal na. Ito, mga musical instrument. So, hindi natin alam kung may piano ding nasira, gitara, no? Pero ang hirap na ilang taon niyang pinagtrabahuhan. Oh, may gitara nga, oh. Sad. Sinabi ni, ayon kay Jimmy, nagsimula umano ang sunog sa kanyang aircon na nasa loob ng kanyang studio. Ay, nako po, paliyado ang aircon mo. Anong brand yan, B? Sinabi ni Jimmy na swerte pa rin siya dahil ligtas at walang nasugatan sa kanila. At dun pa rin talaga tayo iikot. Swerte tayo kung meron mang sakuna na nangyari, pero nakasave tayo, no? Kasi yun nga yung pinupoint natin dito, na yung mga material na bagay, pwede pa natin ulit mapag-ipunan, no? Kasi pwede pa natin yung, kunyari, phone mo, nasunog doon. Pwede mo pa yung bilhin sa susunod na cut-off. Basta. Ah, ganon. Ganon. Basta ipon lang ng ipon, no? Pero pagdating kasi sa buhay, parang ang hirap isipin na yung pamilya mo namatay sa isang sunog, tulog, di ba? Ganon. Tulog, biglang, alam mo na, ang hirap. Ang hirap mag-move on. Tsaka yung process, ipaprocess mo pa yung sarili mo na dahil sa aircon, wala ka ng music instrument, 'di ba? Hirap, magkano lang naman yung aircon, yung kinuha, 'di ba? Mahal. Sa hiwalay na Facebook post, nakiusap si Jimmy sa kanyang mga followers na nagnanais tumulong, na ipaabot na lamang ang kanilang donasyon sa dalawa niyang kaibigan na higit na nangangailangan. Lalo ko naging idol dito si Jimmy. Kasi siya na nga din 'tong, 'di ba? Siya na rin 'tong kumbaga, nangangailangan din at this moment kasi nag-back to zero din siya gaya ni Jaya. Pero sabi niya, ipaabot na lamang ang kanilang donasyon sa dalawa niyang kaibigan na higit na nangangailangan. Hindi natin kilala yung nangangailangan na tinutukoy niya, no? Pero yung, alam mo na, yung kagandahan pa rin ng loob na wala ka na pero magbibigay ka pa sa iba. Aba, salute! At ayan. Ano pa ba? Meron pa ba? Ayan o, maghihingi tayo ng mga article sa loob. Good morning! Ito. Babasahin ko na rin to. Kanina ko pa ito pinakahawak-hawakan eh, no? Inulan ng mga pagbati mula sa mga kilalang personalidad at netizens ang aktres na si Marian Rivera. Ipinagdiwang kasi ng misis ni Ding Dong Dantes ang kanyang 38 kaarawan. Sumabak din sa photoshoot ang kapuso aktres habang suot ang variety ng black and white clothes. Maliban dito, nakunan din si Marian na nakasuot ng black skirt at gold Chanel accessories. O nga, happy birthday Miss Marian Rivera! Ayan, sige, commercial muna tayo, no? Magbabalik ang Showbiz sa IZ. Showbiz sa IZ!
Ayan, nagbabalik ang showbiz sa IZ. Sa ngalan pa rin po ni Jom Tarayo, ako pa rin po si Joanna Luna. 9:49 na po na magandang umaga, no? Magandang umaga, pero dito muna tayo sa malungkot. Nakikiramay po tayo ngayon, no? Sa pamilyang Miranda, no? Dahil pumanaw na po ang tatay ni Chito Miranda na si Mr. Alfonso Miranda, no? Sabi niya sa kanyang post, sabi ni Chito, "Bye Dad, love you. To all of our family and friends, we decided to keep everything simple and intimate. Immediate family lang talaga. Hope you guys understand. Prayers lang, ox na." He added. Ayan, no, talagang panahon ngayon na hindi natin sigurado ang lahat ng bagay. Ngayon, sabi ng mga kaibigan, maraming nagpaabot ng pakikiramay dito kay Chito. Ayan. Sabi ni Gary Valenciano, "Love you, Chito. I am so sorry to hear about this. I pray that God embraces you and keeps you close to His heart. My deepest condolences." Kami rin po dito sa showbiz sa IZ, nakikiramay, no, sa pamilya, sa naulilang pamilya ni Mr. Alfonso Miranda. At usapang magulang din tayo, talagang alam niyo tong si Kendy Pangilinan, no, yung sikat na ating komedyante dito sa Pilipinas. Nagbigay siya ng mga payo para sa mga magulang na may special needs. Pinayuhan niya yung mga magulang na meron ding anak na may sakit na autism. Ayon kay Kendy, mahalaga na laging ituro sa anak ang pagiging mapagtiis, mapagparaya at mapagpasalamat sa mga maliliit na bagay sa mundo. Kung nanonood kayo ng vlog ni Kendy, no, makikita niyo kung paano niya inaasikaso, binibigyan ng atensyon yung anak niya, no, na ano ulit ang pangalan nito. Pero talagang makikita mo naman na nagfa-follow, nakikita mo naman na ano na nag na ano alam mo yun, yung parang hindi niya ginagawa yung way na lalong ikakagalit ng parang marunong siya mag-stop, marunong na siya mag-control kasi 'di ba yung autism, yung sakit na autism, mahirap talaga siyang i-control, no? Lalo pa bata, lalo pa ano, no, binata na iyon. Inihalimbawa ng aktres ang kanyang anak na si Quentin, kung saan sinabi ng aktres na kinakausap niya itong mabuti upang maintindihang mabuti ng anak at malaman ang mga dahilan ng tantrums nito. Yun, napakagandang payo, no, yung parang kilalanin mong maigi yung character ng anak mo na may sakit na yan. Thank you, Kimmy. Ayan. Isang solo mother si Kendy kung saan noong 2021 nang kumpirmahin nito sa publiko ang kanyang failed marriage. Ayan. Napaka-strong independent woman ito ni Kendy na talagang kahit ano, iniwan siya ng kanyang ano, naging partner. Binalaki niya, tinaayos niya yung pagpapalaki dito kay Quentin. Ayan. 9:52 ng magandang umaga, no? Pagbati kina J Pamintuan, RJ Calara, Lemuel Baruela, Carlo Aiko, ayan, Claire. Claire Caramanchon Ramos. At nanonood din ng Tarayo Family, ayan. Sabi ni Jam Tarayo, "Wani, batiin mo kami. Watching kami ng family ko sa bahay." Ayan. Dahil nga po siya ay naka-off, nasa bahay lang si Miss Jam. At nanonood pa rin. Kaya makakasama niyo yan. Naniniwala ko makakasama niyo na yan next week. No, Ma'am Jam? Next week, papasok ka na. Yeah, right. Dahil naubusan ako ng balita. Hindi ako maka-showbiz, mga friend. Wait. Konti. Okay. Konti. At eto pa. Hindi ko maintindihan, B. Ayan, pagbati pa din. Comment lang po, mga friends. Ayan, magbabalik po muli ang showbiz sa IZ. Showbiz sa IZ! Ayan, 9:55 na magandang umaga. Nagbabalik ang showbiz sa IZ. Ayan o, sino dito yung fan ng FPJ ang probinsyano? Ayan, diba? Nag-trending kasi natapos na for more than 3 years yata. Ano ba? 7 years.
Kita nyo, 7 years. Tatapos na din ng FPJ isang probinsyano. Pero sa mga fan, sa mga fan natin dyan, no, malay nyo naman, si Cardo ay maging ibang tao, mapunta sa ibang teleserye, di ba? Siguro, tinapos lang para naman ano. Ayan, nasabi nga, eto may chinichika si John dito. Nagkita si Maha at Coco sa party, niyakap siya ni Maha at inaasar. Tinalikuran lang ni Coco habang natawa. Loyal siya kay Julia Montes. Uy, chika! Ang agang chika yung John Taray. Talagang kapag chika, ang dapat talagang nakaupo dyan si Jam Tarayo eh, no? Kasi yung Joanna Luna, wala, mahina. Sino mo si Jam Tarayo, tuloy-tuloy, may chika. At ito pa, pinapabatid din ng ating host dito, no? Ng ating program host nito, no? Na congratulations kay Jessie Mendiola at Luis Manzano. Ayan! Oo nga pala, naging trending ito this week lang. Wednesday, Thursday. Yan, Fergie na si Jessie. Ang tagal nilang naging ano, no? Ang tagal nilang naging asawa, naging mag-asawa lang, wala pang baby. Ngayon, biniyayaan na sila. Sana ito na yung right moment. Ito yung, kasi ang daming angulo kasi 2022, eh, hindi natin maintindihan eh, no? Pero sana ito yung para sa kanila na talaga. Pero ako, nilook forward kung magka-baby, no? Magka-baby. Sino? Wala pa pala akong nilook forward, joke lang. Nakikinig pala nanay tatay ko. Hello. Ayan. Ano pa ba? Ayan. Pinasilip ni Angelica Panganiban ang Under the Sea Baby Shower. Ayan. Gusto ko din malaman kung ano yung motif, ano yung theme ng magiging baby shower ni Jessie. Kasi itong si Angelica Panganiban, ang kanyang Under the Sea Baby Shower, yung binahagi niya, no? Ibinahagi ni ang guest sa kanyang Instagram ang mga litrato ng kuha sa baby shower para sa anak nila ng nobyong si Greg Homan. Nagpasalamat din ang aktres sa kanyang pamilya sa Star Magic na naghikayat sa kanya na magkaroon ng baby shower. Ayan kasi diba, parang eto, di ko alam kung makabago or modernong ano no, modernong pag-iisip na yung may yung sasabihin natin na do kailangan may baby shower. Pero para kasing pang-artista lang talaga siya. Yung mga normal na tao, parang kaya na nilang itawid yung baby, shower nila ng ganyan. Nasa bahay lang, kain lang. Ito, yung gantong en grande, hindi naman namin kayo inire-require. Para sa akin, ha, hindi ko kayo inire-require na mag-ganyan ng en grande. Pero kung pangarap niya talaga yung gantong bagay, gawin niyo. Pero kung hindi, huwag niyong i-pressure yung sarili niyo na, ay, hindi ko nabigay yung magandang baby shower para sa baby ko. Hindi naman siguro nila yun maano, no? Hindi naman siguro nila gagawing big deal na hindi maganda yung baby shower ko, mami. Sabi nung ka-classmate ko, sila pumunta sa ilalim ng dagat, under the sea. No, hindi naman siguro sila magaganoon. Dapat ma-appreciate pa rin siguro ng mga bata. Kahit simpleng ano lang, yung mga picture. Basta mag-picture kayo, mag-take kayo ng picture, lagay nyo sa album para paglaki nila na, ay wow, mami, ganito pala. Samantala, kabilang sa mga dumalo sa pagtitipon sina Ann Curtis, Angel Oxin, Agot Isidro, Maxine Magalona, Cherry Pie Picache, Antoinette Kian Cipriano, at Sheena Ortaleza. Ayan, naging star-studded din pala naman tong ano eh. Itong Under the Sea Baby Shower ni Angelica Panganiban. Parang maganda din pala ito, no, na magkaroon ka ng baby shower kasi may mga gifts ka ding matatanggap. Parang binyag na rin to eh, no? Kasi baby shower yung pinapakita kung kung babae o lalaki. Diyan, parang gender reveal ba yun? Jam Tarayo, help, send help. Ayan, sumapit na ang 10:00 ng umaga. Ayan. Ang susunod na programa, Gawin ang Tama, kasama si Direk Heidi Season. Ako po ang inyong nakasama dito sa Showbiz sa IZ, 9 a.m. to 10 a.m. tuwing Linggo. Dito sa DWIZ, may himpilang todong lakas, DWIZ 882. Ako po, Joanna Luna. Magbabalik po ang Showbiz sa IZ susunod na Linggo. Samahan niyo po si Jam Tarayo. Bye! Showbiz sa IZ!